ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipinas. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Patay ang isang dalagita matapos mabagsakan ng puno ang sinasakyang tricycle sa kasagsagan ng ulan at hangin sa Misamis Oriental. Samantala, nasa ilalim pa rin ng Blue Alert status ang buong Caraga Region. Nagpapatrol, Job Manahan. Ilang araw nang balisa si Aling Nanita dahil sa pangambang masasalanta ng bagyong Aghon ang kanyang pananim na saging. Pero dahil hindi na dumaan ng Caraga Region ang bagyong Aghon, umaraw na ngayong Sabado sa Butuan City. Mahirap git sir kasi yung magbagyo, wala kaming ma-harvest kasi yung mga tanim namin, mga banana, madapa. Masalamit kami ng Panginoon. Pero ayon sa Office of Civil Defense, kahit maaliwalas na ang panahon, nasa Blue Alert status pa rin ang Caraga Region. Sa bisa ng alert status, maipapatupad ang mabilisang koordinasyon sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Also to monitor the situation on the ground in line with the preparations doon sa Tropical Depression Aghon. Until now, sir, naka-blue alert status pa rin. Sa Mindanao, naapektuhan ng bagyong Aghon ang bahagi ng Surigao del Norte at probinsya ng Dinagat Islands, kung saan itinaas ng pag-asa ang signal number 1. Ilang barko ang hindi piniyaga makapaglayag sa San Jose Port sa Dinagat Islands kaninang umaga dahil sa bagyo. Pero kaninang hapon, piniyaga na rin makabiyahe ang mga na-stranded. Nakabiyahe na rin ang mga stranded sa Siargao Islands at Bukas Grande Islands. Sa Balingasag, Misamis Oriental, nasawi ang isang babaeng grade 8 student matapos mabagsakan ng puno ang kanyang sinasakyang tricycle sa kasagsagan ng ulan at hangin nitong Biyernes ng umaga. Makikita sa ibinahaging video ang ilang residente na sinusubukang buhatin ang kahoy para ma-rescue ang dalagita. Pero dead on arrival na sa ospital ang biktima. Job Manahan, ABS-CBN News. Naapektuhan ng bagyong Aghon ang ilang transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines. Hindi magamit ngayon ang dalawang transmission lines na nagseserbisyo sa mga customer ng Northern Samar Electric Cooperative at Eastern Samar Electric Cooperative. Nag-iinspeksyon at nagsasagawa ng assessment ang mga line crew sa mga operasyon at pasilidad ng NGCP. Tiniyak din ng NGCP na agad nilang maibabalik ang operasyon ng mga naapektuhang transmission lines. Bagyang humina ang bagyong Aghon. Inalis na po ang storm signal sa Visayas pero itinaas naman ito sa maraming lugar sa Luzon. Binaha naman ang bahagi ng Eastern Samar. Stranded din ang libu-libong pasahero sa ilang pantalan sa bansa. Live mula sa Dulag Leyte, nagpapatrol, Ranulfo Dokdokan. Ranulfo, baha pa rin ba sa ilang lugar dyan sa Kabisayaan? Abot hanggang dibdib o nasa 4 na talampakan ang taas ng baha sa ilang bahagi ng bayan ng Llorente, Eastern Samar. Umapaw ang Llorente River dahil sa walang tigil na pag-ulan dala ng bagyong Aghon. Nalubog sa baha ang Barangay 7 at Barangay 11. Ayon sa MDRRM Llorente, 146 na pamilya ang napiktuhan at pinasok ng tubig ang mga bahay kaya lumubog sa baha ang mga gamit ng residente. Dulot din ng bagyong Aghon, kinansila ng Philippine Coast Guard ang ilang mga biyahe. Stranded tuloy ang mga pasahero sa tatlong pantalan sa Alin, Northern Samar. Ayon sa Coast Guard Northern Samar, higit 2,000 pasahero o 370 rolling cargoes at 6 vessels ang hindi pinayagan na magkatawid pamatnog sursugon. Sa dami ng mga stranded, sa mga upuan at sahig na lang muna sumalampak at natulog ang mga apiktadong pasahero. Sa labas ng tatlong pantalan, makikita rin ang mahabang pila ng mga sasakyan. Sa Legazpi City, dalawa ang sugatan matapos na mabagsakan ng nabuwal na malaking puno ng akasya ang isang tricycle sa barangay Humapon pasado alas 10 Sabado ng umaga. Papuntang sentro ng Legazpi City, ang tricycle nang mabagsakan ng puno sa kasagsagan ng bagyong Aghon. Nadaganan ng puno ang driver ng tricycle kaya nahirapan itong maalis ng mga rumispunding residente. Sugatan din ang isang bata na kabilang sa tatlong sakay nito. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Nadamay din sa aksidente ang isang bahay.
Nariskyo naman ang nasa 30 pasahero matapos na lumubog ang sinasakyang bangka sa karagatang sakop ng Aruroy Masbate alas 7 kaninang umaga. Sinasabing ang biglang paglakas ng ulan at pagbugso ng hangin ang dahilan ng paglubog ng bangka. Galing sa Claveria Masbate Port at papunta sa ng Masbate City ang bangka. Ligtas naman ang lahat ng pasahero. Sa Albay, higit 800 pasahero ang dinakabiyahe sa mga pantalan dahil sa bagyong Aghon. Sinuspindi naman ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe ng masasakyan pandagat sa lalawigan ng Quezon. Gayon din sa Talaw-Talaw Port sa Lucena City, Atimunan at Gumaca Port na patungo sa tatlong bayan sa Alabat Island, lahat sa Southern Quezon. Sa Northern Quezon, sinuspindi rin ang biyahe mula sa Real Port patungo sa Pulilio Group of Island. Stranded din ang ilang mga pasahero sa Ormoc City na tatawid sana papuntang Cebu. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyo at dadaan ba ito ng Metro Manila? Zen, nasa gitnang bahagi ng bansa ngayon ang bagyo sa dagat na sakop ng Sibuyan Island dyan sa May Romblon. Bahagya itong humina na may maximum winds na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kita pa rin po yung makakapal na ulap na dala ng bagyo na nakaapekto sa Kabikolan, sa may Southern Luzon at maging sa Panay Island. Nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa Metro Manila, gayon din po sa may Aurora, eastern part ng Quirino, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, Bulacan, eastern Pampanga, Quezon Province kasama ang Pulilio Islands, gayon din po sa may Rizal, Laguna, eastern parts ng Cavite at ng Batangas, northeastern part ng Oriental Mindoro, eastern part ng Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, maging sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at northern parts ng Masbate kasama ang Burias at Tikaw Islands. Matapos nga ang anim na landfalls ng bagyo dyan sa may Eastern Visayas, maging sa may Masbate, patuloy pang kikilos pa hilagang kanluran ang bagyo at posible pong tumama dyan sa bahagi ng Marinduque, Southern Batangas o Southern Quezon. At dahil po sa interaksyon sa lupa at Sierra Madre, posibleng humina ang bagyo bilang low pressure area. Dadaan po ito pahilaga dyan sa may Laguna area, Northern Quezon, palabas ng dagat, silangan po ng Northern Quezon, kung saan ito posibleng muling lumakas bilang tropical depression at pipihit na po pahilagang silangan. Sa Lunes, ang bagyo ay posibleng nasa silangan na ng Cagayan Valley at posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility Miyerkules ng umaga. Magbabago pa po ang forecast ukol sa galaw at direksyon ng bagyo, kaya manatili nakaantabay sa updates ukol dito. Mga pagulan pa rin ang kailangang paghandaan sa bagyo kapamilya dahil pwede pa yung mga pagbaha at landslides. Meron pang malalakas na mga pagulan sa bahagi po ng Southern Quezon, Marinduque, dyan po sa Camarines Provinces at Mindoro, linggo ng umaga hanggang tanghali. At meron rin mga pagulan sa Central Luzon at ibang bahagi pa ng Calabarzon at Bicol Region. Linggo naman po ng hapon sa may Benguet, dito po sa western part ng Central Luzon, sa may Batangas at Masbate, meron pang malalakas na mga pagulan at magpapatuloy pa ang malalakas na ulan sa gabi dyan po sa may Batangas at sa Camarines Provinces. Mula naman tanghali ng Linggo, uulan na rin sa may Palawan at maging dito po sa Western Visayas. Samantalang mula hapon may malalakas ding mga pagulan dito po sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga at sa may Sokcergen. Tayo naman sa Metro Manila, maulan bukas, gayon din po sa araw ng Lunes at sa Martes. Kaya sa may mga lakad po, huwag kalimutang magbaon ng inyong payong. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Nadagdagan pa ang mga Pinoy na sasabak sa Paris Olympics sa Hulyo. Nakakuha ng bronze medal ang Pinay gymnast na si Emma Lauren Malabuyo sa individual all-around
ng Women's Artistic Gymnastics Asian Championship sa Uzbekistan nitong Biyernes. Sapat ito para mag-qualify ang 21 anyos sa Paris Olympics. Noon na nang nakapasok ang gold at silver medalists na nakalaban niya mula China. Ayon kay Malabuyo, sa kabila ng matinding pressure na kanyang nararamdaman, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa laban. Nagpasalamat din siya sa pagmamahal at suporta ng mga kababayan. Si Malabuyo po ang ika-apat na Pinoy gymnast na sasabak sa Paris Olympics kasama sina Aliyah Finnegan, Levi Rui Vivar, at Carlos Yulo. Kapit na mga motorista ito ng busina sa petrolyo. Lahat ng produktong petrolyo magmamahal po sa susunod na linggo. Maglalaro sa 20, 20 centavos hanggang 40 centavos kada litro ang magiging dagdag presyo sa diesel, gasolina at kerosene. Ayon sa Department of Energy, bagamat sa June 1 pa magdidesisyon ang Organization of the Exporting Petroleum Countries o Petroleum Exporting Countries o OPEC kaugnay sa bawas produksyon ng langis, lumutang na agad ang mga espekulasyon na magiging mahigpit ang supply ng petrolyo sa mga susunod na buwan. Nakadagdag pa sa mga rason kaya tumaas ang presyo ng imported fuel ang paglakas po ng US dollar laban sa iba't ibang currency kagaya ng Philippine peso. Kahapon nagsara ang palitan sa 58 pesos and 19 centavos to a US dollar. Dahil imported ang supply ng langis sa Pilipinas, kinailangan ang mas maraming peso para ma-convert sa lumalakas na US dollar na pambayad sa mga inaangkat na langis. Rumampa ang 40 naggagandahang kandidata ng Binibining Pilipinas 2024 sa Grand Santa Cruzan sa Quezon City nitong Biyernes. At sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang prosesyon ng Binibining Pilipinas indoors o sa loob ng mall imbis na pumarada sa paligid ng Araneta City. Nakibahagi ang mga kandidata sa tradisyong ito na ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Nakasuot sila ng Filipiniana-inspired gowns at kasama rin nilang pumarada ang reigning at dating Binibining Pilipinas Queens. Umalma ang China sa ipinatayong monitoring station ng Philippine Coast Guard sa Itbayat, Batanes sa gitna ng tumitinding tensyon sa kalapit na Taiwan. Itinuturing naman ng isang security analyst na paninindak ang pagpapadala ng Beijing ng tinaguriang mothership nito sa Baho de Masinloc. Nanawagan ang iba't ibang grupo at eksperto sa mga Pilipinong magkaisang tutulan ang mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Michael Delizo. Pagpapakita ng pwersa ng China, yan ang basa ni Dr. Chester Cabalza, Pangulo ng International Development and Security Cooperation, nang ipadala ng China ang tinaguriang monster ship nito malapit sa Baho de Masinloc, kilala ring Panatag o Scarborough Shoal, sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Posible rin anyang konektado ito sa bagong regulasyon ng China Coast Guard laban sa mga tinaguriang nitong trespassers sa dagat. Of course, sa tingin kasi nila hindi uubra yung kanilang bagong batas to detain Filipino fishers dun sa Scarborough Shoal. So kumbaga itong giant white ship nila is a gatekeeper. Ito yung parang taga-bantay dun sa Scarborough Shoal. Mm-hmm. Sa tingin nila ito yung tutulong doon. Git ni Nakabalsa at dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat magpasindak ang Pilipinas. Ito ay simbolo lamang na meron talagang friction na nangyari dito sa West Philippine Sea. Sa tingin ko pa ito Cold War between the Philippines and China. The moment China arrests and detains our fishermen, we immediately file a case with an UNCLOS tribunal and ask the tribunal to order the release of our fishermen. I'm sure the tribunal will issue the release because that's really against the UN Charter. Dagdag nila, dapat ituloy lang ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay, pagmamatsyag at pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Para naman sa ilang eksperto at ilang civil groups, patunay lang ang bagong regulasyon ng China at pagpapadala nito ng damuhalang barko sa Baho de Masinloc na napupuwing din ang isang superpower sa mga ordinaryong sibilyan. Kaya mahalagaan nilang magkaisang manindigan ang mga Pilipino sa issue. For us, this clearly shows that active citizenship is a clear challenge to China.
And again, in the face of people coming together and defending their our sovereign rights against China, that China is does not know how to respond, but through intimidation. On July 12, we are celebrating the 8th anniversary of UNCLOS, and we are all encouraged to organize networks of solidarity in the Philippines and in all parts of the world where we go to the Chinese embassies and express our protests against the Chinese aggression in our lands and our seas. We have to be united to fight this giant. It's only when we are united that we can defeat China. Samantala, umalma ang China sa pagtatayo ng PCG ng monitoring station sa Itbayat, Batanes. 160 kilometers lamang ito sa tibog ng Taiwan na inaangkin din ng China. Sa media briefing sa Beijing, hinimok ng Chinese Foreign Ministry ang Pilipinas na manatiling tapat sa One China Principle. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, paraan ito para palakasin ang pagbabantay at seguridad ng bansa sa Luzon Strait na mahalagang daanan ng mga barko ng maraming bansa. Dagdag ni Coast Guard Commodore Jay Tariela, malaking tulong ang monitoring station sa Batanes para mamonitor din ang mga barkong puwapasok sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Ilang beses na rin anyang namataan ang ilang barko ng China na tumatawid doon patungo sa silangang seaboard ng bansa. Dagdag ni Cabalsa, magagamit din ang naturang istasyon para sa humanitarian purposes sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Magkaroon ng attack sa Taiwan, yung mga tatanggapin natin unang-una yung mga refugees. And of course, we have overseas Filipino workers. Bukod sa seguridad at disaster response, magagamit din ang monitoring station sa mas mabisang pagtugon sa ibang banta tulad ng smuggling, trafficking, pamimirata at illegal na panghihimasok ng mga banyaga. Michael Delizo, ABS-CBN News. Tinapos na ng China ang dalawang araw na military drills sa paligid ng Taiwan. Ayon sa state broadcaster na CCTV, nagsagawa ng mock attacks ang Chinese military sa mga importanteng target sa Taiwan. Mula noong Webes, ipinakita ng China ang samut-saring kagamitang pandigma mula sa mga tangke, missile launchers at fighter jets. Ayon sa isang political analyst, tila pananakot ito ng China sa ibang mga bansa na huwag makialam sa issue. Sa kabila nito, tiniyak ng Taiwan na kontrolado nito ang sitwasyon at nakahanda itong rumisponde para matiyak ang kanilang national security. Handang tumulong ng Department of Migrant Workers sa mga gastusin sa ospital ng mga Pilipinong nasaktan sa matinding turbulence na umalog sa isang eroplano ng Singapore Airlines itong Martes. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, na ikipag-ugnay na sila sa Department of Foreign Affairs para sa pagpapagaling ng 5 Pinoy na naka-confine ngayon sa Thailand kung saan nag-emergency landing ang Singapore Airlines flight na galing London. Ayon pa kay Kakdak, ligtas na sa peligro ang 5 Pilipino. Ayon naman kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, sasailalim pa sila sa ilan pang medical procedure. May mga bone fracture, mayroong isa na nagkaroon ng head wound, laceration sa head kasi I think tumama sa kisame ng airplane. And then general body aches, body pains. I understand they continue to undergo medical tests. At mayroon ding nakaschedule na maoperahan. Wala silang gagastusin kahit na isang kusing hanggang sa sila ay makauwi na ligtas sa ating mahal na bayan. So far, sinasagot ng Singapore Airlines. Nakatakdang iloklok bilang bagong pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP si Senator Robin Hood Padilla. Bagamat wala pang formal na eleksyon ang mga opisyal ng partido, sinabi ni Senador Francis Tolentino na si Padilla na ang bibiliin dahil siya rin ang nangungunang kandidato para sa pwesto. Papalitan ni Padilla si Palawan Representative Jose Alvarez. Dagdag ni Tolentino, mananatiling party chairman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. President na si Senator Robin Hood ng PDP Laban. Hindi naman siya re-electionist kaya medyo maalwan-alwan yung kanyang katatayuan. Ipo-formalize yun.
Libu-libong nangangarap na mapabilang sa bagong henerasyon ng Gawin Bulilit Kids ang pumila sa ABS-CBN compound sa Quezon City ngayong Sabado. Ang kanilang inspirasyon, alamin sa pagpapatrol ni Ana Cerezo. Baon ang kanilang talento, jokes at kakitan. Halos 4,000 chikiting ang pumila sa audition para sa Gawin Bulilit. Ito'y para sa kanilang pangarap na sumunod sa yapak ni Katrin Bernardo, Bel Mariano at Alexa Ilacat na sinimulaan ang makinang na karera sa Kirigag Show. Gusto ko po mapakita po yung mga talento ko po. Tulad ni Katrin Bernardo po, gusto ko makatunod sa kanya po. Gusto ko po kasi sumikat siya ka ipakita yung talent ko. Okay lang sa'yo mag-antay ng ganito matagal? Opo. Kasi po para din naman po to sa akin. Para po maging sikat po ako sa buong Pilipinas. Joke time! May mga bibo, may mga kabado, habang may halo ang emosyon tulad ni Felicity na nasa isip ang yumaong lola kamakailan. Pangarap po ni Lola sa akin maging artista po ako para po maging masaya po siya. Todo suporta naman ang mga magulang na sinamahan ang kanilang mga anak. Win or lose, ganun pa din. Try and try. Development, growth, tsaka opportunity din. Mas maganda kasi kung nakikipag-cooperate siya sa ibang tao, hindi lang dun sa comfort zone na meron kami. Di lang sa aktingan, modeling at kantahan. Marami sa mga chikiting humataw sa dance craze na pantropiko ng Dini. Makakasama ang mapipili sa audition ang It's Showtime Kids na maghahatid saya sa mga tahanan simula Hunyo. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Mga bata, no? Parang ang daming gustong mag-artista ng bata. Kailan kaya i-revive yung ang TV? Mag-apply ako. Pwede tayo doon. Alam mo yung ang TV, di ba? Ang TV yun. Na! O, sikat na sikat dati yun. Alam ko yan. Oh, nabutan mo ba yun? Ayaw mo sa G-Mic? Walang gusto mo teleserye, partner. Yung mga pang-teens-teens dati. Baka kasi doon pasok yung edad natin eh. Yung mga nasa ang TV dati o sa Gawing Bulilit, ay may mga asawa na kaya. I mean, nag-mature na talaga din sila. Kaya kailangan may bagong sibol naman ng mga bata. Kasi, sana sulit ang pila po ninyo. Yung mga stage mother, alam niyo na, ha? Eh, syempre, mga nanay talagang supportive. Pero mukhang mahihirapan tayo mamili, ano? Mukhang maraming talented na bata doon. Ako, yun lang ba yun? O may isa pang... Ah? Hindi, matanda na yan. Hindi pwede yan sa Gawing Bulilit. Oo. Salamat, Ariel Rojas, sa pagpapaunlak mo sa amin. Hindi, para isang purpose na lang daw. Nag-audition din naman siya sa Gawing Bulilit. So, para isa na lang. Nag-weather na rin. Kasi hindi naman siya nakuha doon. Weather na lang siya. Oh, thank you, thank you, loko Ariel. Loko lang. Sige, fine, go. Alright. May mag-ingat. May bagyo. Yes, oo. Yung mga nasa area, no, na apektado, medyo malawak-lawak yung mga apektadong area. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, online, live, at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Mapapakinggan na rin ang TV Patrol sa ilang favorite music o FM radio sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ako po si Zen Hernandez. Dami mong spill ngayon. Hoy, sabi ni Ariel, bedweather bukas, ha? Tulog kayo. Ha? Kadel-kadel, ha? Mapapanood ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa i1tfc.com. Sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa All TV. Ako po si Alvin Olchico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo.